Ako, si Tinyente Gimo, kaibigan ni Joy. Napapaluhan lang ako habang sinisilayan ang lumang larawan ng masayang pamilya ni Joy noon. Masayahing bata, kaya Joy ang ipinangalan sa kanya. Unang apo at unika iha. Kaya tuwang-tuwa ang lahat nung isinilang siya. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang ama. Nalugi ang negosyo nila at naubos ang mga naipong ari-arian sa pagpapagamot. Lumipas pa ang mga araw. Pumanaw na rin ang ama nito. Doon, nagsimula ang pigati na kanilang pamilya. 5 taon siya noong nag-asawa muli ang kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, lasinggero at lulong sa sugal ang tatay-tataya niya. Kaya bugbog sarado sila pareho ng ina kapag umuuwing lasing at talo sa sugal. Naging miserable ang buhay ni Joy. Baon na sila sa utang at minsan di na nakakain ng 3 beses sa isang araw. At may mga panahon na inaabuso na siya ng kanyang tatay-tatayan. Kahit nasasaktan, tinitiis pa rin ang kanyang ina ang pang-aabuso sa kanila. Kung hindi dahil sa kanyang tsuhing pulis, ay siguradong napapabayaan na ito ng husto. Siya ang bumibisita kila Joy at tumutulong kahit papano sa mga gastusin sa bahay, pati na sa kanyang pag-aaral. Nadistino ang kanyang tsuhin sa Mindanao, kaya di na naalagaan ang kawawang bata. At naging mas masahol pa sa hayop ang ugali ng kanyang tatay-tatayan. Anim na taon si Joy nung ginawan siya ng masama. Naulit pa ng maraming beses ang mga pangyayari at bukod sa pangmamolestya, tadtad pa ito ng mga sugat sa kamay at buong katawan. Dagdag pa ang mga mura at masamang salita na natanggap nito. Alam ng kanyang ina ang mga nangyayari, pero di na siya makawala sa buhay na meron sila. Sinikreto na lang niya ang mga nangyayari sa loob ng bahay. Di na masisilayan kay Joy ang dating masayahing bata. Minumulest siya at patuloy na sinisira ang kanyang buhay simula noon hanggang ngayon. Sa paaralan, palagi na pagdidiskitahan si Joy ng mga klase, kaya tahimik lang siya at palaging mag-isa. Sa pagtingin mo sa kanya ay parang normal lang siya na dalaga.
Pero iba na ang lisik ng kanyang mga mata. Unti-unti na may epekto ang mga pamumulestya at pananakit sa kanya simula pagkabata. Naging pampawala ng lungkot ni Joy ang panonood ng mga palabas na patayan, mga nakakatakot gaya ng mga aswang. Isa sa paborito niya ay ang serye ni Maria Labo. Isang gabi noon, habang mahimbing na natutulog ang aking kaibigan sa kanyang kwarto, nagulat na lang siya nung nasa tabi na niya ang kanyang tatay-tatayan. Nanlilisik ang mga mata nito para sa kanyang masamang balak kay Joy. Pumiglas ito at tumanggi sa gustong mangyari at bigla siyang sinuntok sa mukha. Sumirit ang dugo sa kaliwang ulo ni Joy at kumalat ito sa kanyang mukha hanggang dibdib. At tinignan niya ang kanyang mga kamay na bahid na rin ng dugo. Biglang nawala si Joy sa kanyang sarili at tumakbo pa kusina. Pero hinabol siya hanggang isa na hila ang kanyang buhok. Habang lumalaban ay nanilisik ang mga mata nito at biglang kinuha ang itak at sinaksak ng maraming beses ang tatay-tatayan. Nanilisik ang mga mata nito habang paulit-ulit itong sinasaksak sa mukha at dibdib. Kinaumagahan, umuwi galing ng kabilang bayan ang ina ni Joy at gulat na gulat na makita siya na punong-puno ng dugo pati ang buong kusina. Sabi ni Joy, tinulungan lang daw siya ng kanyang kaibigang si Maria Labo dahil hindi daw niya kaya na siya lang mag-isa ang papatay sa kanyang tatay. Pero wala namang nakikitang may kaibigan si Joy ni isa. Nakita ng ina ang bangkay ng asawa at sa sobrang galit ay sinaktan niya si Joy. Biglang pumiglas at kinagat sa braso ng kanyang ina at tatokolap ang balat nito. Kinuha ng kanyang ina ang itak at tinarak nito ang mukha. Biglang sumigaw si Joy at nagsabing, ako si Maria Labo. Ipaghiganti ko si Joy sa mga nang-api sa kanya. Tumakas si Joy, nuwak-wak ang mukha at binilita ito ng ina sa mga tao at naging maugong ang kwento nito bilang si Maria Labo dahil sa sugat sa kanyang mukha. Di na siya nakita at may nababalitaan na lang na pagpaslang sa iba't ibang lugar sa Negros at Panay. Lumipas ang maraming taon. Tumahimik na ang kwento tungkol kay Maria Labo.
Matagal na rin namin siyang di nakakausap ng kaibigan kong si Joy. At sabi niya, babalik si Maria Labo kung di ko siya kakausapin lagi. Kaya sa ngayon, ako na lang ang kasama ni Joy dito sa mental hospital.